Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa isang Riverside Park sa Makati City. Papasyalan natin ang lugar na ito at tingnan natin ang mga latest na development sa lugar na ito. Makikita natin dito yung Pasig River Ferry na dumadaan dito sa ilalim ng tulay na nagdudugtong sa Makati City at Mandaluyong City. Akyat na tayo dito sa taas ng Estrella Pantaleon Bridge. Isa sa mga development na malapit dito sa area ang Rockwell Center. Makikita natin dito ang mga high-rise residential condominium ng Rockwell. Dito rin nakatayo ang isang high-end na shopping center, ang Power Plant Mall. So ayan guys, mapakita ko lang sa inyo yung pedestrian lane dito sa taas ng Estrella Pantaleon Bridge. Hanggang dito lang at hindi ito diretsyo doon sa baba. Kailangan mo pa din na bumaba ng tulay at tumawid doon sa kalsada dahil nga yung pedestrian lane ay may harang. Dito naman sa kabila, makikita natin ang isang high-end development ng Century Properties, ang Aqua Private Residences. Ngayong 2023, kapansin-pansin na malinis na uli ang Pasig River. Nabawasan ang mga basura na palutang-lutang dito sa ilog. Ang Rockwell Center ay isang high-end mixed-use development ng Lopez Holdings Corporation. Nakatayo dito ang mga luxury residential condominiums, mga office building at isang shopping mall. Dito naman sa kabila, pagtawid ng tulay ay isa pang bagong office tower ang kasalukuyan na itinatayo. Ang Aqua Private Residences naman ay proyekto ng Century Properties. Ito ay isang high-end residential at hotel development. Mula dito sa taas ng tulay, napakaganda ng view ng Rockwell Center. Pati na sa gabi kung saan may mga LED lights ang mga buildings dito sa Rockwell Center. Sa lugar na ito, dating nakatayo ang isang power plant ng Meralco o Manila Electric Railroad and Light Company. Noong isinarado na ang lumang power plant, tinayuan na ito ng bagong development at ito na nga ngayon ang Rockwell Center. Ang Rockwell Center ay sinimulang i-develop noong 1998. Ito ay isang development ng Rockwell Land Corporation. Makikita din mula dito sa taas ng Estrella Pantaleon Bridge ang skyline view ng Mandaluyong at Ortigas Center. Ang tulay na ito ay ipinatayo ng bansang China. Isa ito sa dalawang tulay na ipinatayo nila. Yung isa pa ang Binondo Intramuros Bridge.
Ang tulay na ito ang nagdudugtong sa Makati City papunta dito sa kabila sa Mandaluyong City. Meron na dati dito ang isa pang tulay na nagdudugtong sa dalawang syudad, pero yun ay dinemolish at tinayuan ng bago. At ito na nga ngayon ang Estrella Pantaleon Bridge. Punta naman tayo dito sa kabilang side ng tulay kung saan merong Riverside Park. So ayan guys, dito naman sa kabilang side, kitang-kita natin ang magandang view ng Aqua Private Residences na nasa kabilang side na ng Pasig River sa Mandaluyong City. Ang development na ito ay may 6 na high-rise buildings overlooking sa Pasig River. 5 sa mga buildings na yan ay mga luxury residential condominium. At yung isang building naman, yung nasa left side, ay isang 5-star hotel. May Riverside Park na pala dito sa gilid ng Pasig River sa Makati area. Medyo mahaba din yung Riverside Park dito at malinis. Ang Aqua Private Residences ay development ng Century Properties. Magaling sila gumawa ng mga project na ganito at mostly mga tall buildings ang kanilang mga project. Sila din yung developer ng Century City dyan sa Makati. Meron pala akong ibabalita sa inyo ang Department of Human Settlements and Urban Development. Kasama ang NHA at NCCA ay nagsagawa ng scouting kamakailan lang dito sa kahabaan ng Pasig River. Naghahanap sila ng mga lugar sa iba't ibang mga syudad sa Metro Manila na tatayuan ng mass housing projects. Isa sa mga proyekto ng Administrasyong Marcos ang mga bagong pabahay para sa mga mahihirap. Kaya naghahanap sila ng mga lugar dito sa Pasig River na pwedeng i-demolish at tatayuan ng mass housing projects. So most likely yung mga slum areas ang pwedeng i-demolish at tatayuan ng mga bagong mass housing project. Dito naman tayo ngayon sa Guadalupe area sa Makati at sa kabila ng Pasig River makikita naman natin yung skyline ng Mandaluyong City. Makikita naman natin dito ang Guadalupe Bridge at ang MRT na dumadaan sa ibabaw ng tulay. Sana pagandahin din ang lugar na ito at magkaroon din ng Riverside Park katulad doon sa may Rockwell area na pinuntahan natin kanina. Sa totoo lang, marami pa mga areas dito sa Metro Manila ang pwedeng i-develop at tayuan ng magagandang mga proyekto. Sa tingin nyo, alin pa mga lugar dito sa Metro Manila ang pwedeng i-demolish at pwedeng tayuan ng mga bagong development? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Meron na pala tayong Facebook page. Please like and follow Pilipinas Live Updates. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching.